Good morning. Good morning. Karate Kid Joevincent So. Nandito tayo ngayon sa Combat Sports Festival ng UGB MMA. May mga estudyante kang lumaban. Kumusta? May isa akong estudyante na nilaban sa karate, si Ahmad Galicia. First time lang naman niya mag-try. So masaya naman ako umabot ng decision yung laban against a seasoned veteran karate guy. And masaya rin naman ako sa pinakita niyang performance. And also, may mga students si Drek Sambuanga na lumaban din dito ngayon. And as you all know guys, na si Drex and me is like brother, no? So sinusupport ko rin yung mga student niya. Okay, speaking of Drex, tinanong ko rin sa kanya to. Ano ang mas mahirap, yung panoorin mo yung estudyante mo lumalaban o ikaw mismo yung lumalaban? Of course, mas mahirap pa rin pag ikaw yung lumalaban, no? Kasi yung pressure na sa'yo, ikaw yung nadadamage. And at the same time, mas yun nga, mas masakit. Mas ikaw nakakaramdam ng sakit compared sa kanila. Okay, speaking of lumalaban, lumabang ka sa One Warrior Series. Hindi ko natatanungin yung napanood namin. Meron ko mang pwedeng ikwento na hindi namin napanood? Ay, eto, dito ko lang i-re-reveal. Safe naman to. As you can see, the story progress, marami kang makikita nagba-back out. Main reason why is because of injuries. So, una, every week kami lumalaban. Then, as you we all know, pakonti kami ng pakonti. So, yung chances of injury, chances of us fighting is pabilis ang pabilis. So, kuyari, after 1 week, ako lalaban. After 5 days, ako na ulit lalaban. After 3 days, ako na lalaban. So yung injury sobrang bilis. Mabilis mo ma-occur. Hindi ka pa naka-recover sa last fight mo, lalaban ka na ulit. So yun yung mga hindi alam sa napapanood ng viewers na na-experience namin. So training sa umaga, kain, then training with Team Lakay, and then we need to go to interview na kailangan namin ibigay na off-cam interview. And then matutulog kami, then 6 a.m. we should wake up. So pagod na pagod kami, then lalaban. So injuries ang dami, then yun lang. Yung mga hindi nyo na back scene na hindi nyo nakikita. So yun yung nakakapagod. Yun yung chismis ko sa inyo. And then umulan umaraw or bumagyo, tuloy ang shoot. Yung director kailangan sobrang higpit, on schedule dapat lahat. So bumagyo o hindi, tuloy. Pero ano yung paborito mong part ng the whole experience? Pinakamahirap, unahin ko sa pinakamahirap is yung umakyat kami na may daladala kami mga 50 kilogram pataas ng hill. Parang Banawe Rise of Terraces siya. Yun yung pinakamahirap. Which is pinakayoko. And pinakagusto ko is of course nandun si Jackie Buntan. Nag-dodgeball kami, then nakita namin. Yeah, superstar Muay Thai fighter, si Jackie Buntan, Filipino-American. Then, I got a chance to talk with her. So, nakakatuwa naman. So, yun yung pinakamasayang part sa akin. Yun yung parang highlight para sa akin. At ang susunod na laban mo ay sa Bicol. Ano ang pwede mong i-share tungkol doon? I'll be fighting at Bicol, November 26. I'm inviting you guys to watch it at Kamsur. The promotions is Warrior Fight League. And it will be a title shot, flyweight title shot against me and Kenneth Smooth Maningat. He is an uprising star here in local MMA. And I'm, as you all know, a little bit superstar na in local. So it's gonna be a very exciting fight. Watch us as November 26. Kamsur Daet at Warriors League Promotion. Last na lang, message mo kay Kenneth Maningat. Kenneth Maningat, me and your coach, I have an absolute respect to your coach, but we need to do this for a title shot. Both sides naman may kinabang, no? If you win, if I win, both of us. Win or learn, like something like that. And hopefully, safe yung training mo. Wow, very nicely said. Karate Kid Joevincent, so everyone, thank you so much.